Ating banana peel juice or banana peel tea. Pero bago po tayo mag-umpisa, paki-subscribe po ng aking YouTube channel Bern Villarama at paki-click po ng ating notification bell para maging updated po tayo sa next video po na aking i-upload. So great morning. So ang gagawin po natin ngayon guys is banana peel juice para po sa ating mga halaman. So nagtataka kayo kung bakit napakataba po ang aking mga halaman po dito. Ang balat po ng saging ay isa sa sekreto ko po kung bakit napakalago po ng ating mga halaman. So, kalimitan po sa atin, tinatapon po natin ito. So, wag po natin itapon ito dahil napakahalaga po nito sa ating halaman. So, after natin mabalatan, so kailangan natin i-slice. So, ito na po yung pinakamabilis at pinakamadaling paraan ng pag-produce ng banana peel tea or banana peel juice. It is proven and tested po sa aking mga halaman. At sigurado po ako kapag napanood nyo po ito, sigurado po akong hindi nyo na po itatapon yung mga balat ng saging dahil kailangan po yan sa ating mga halaman na talaga pong kulang po sa nutrients. Ito na po ang sikreto natin, okay? After natin ma-cut into smaller pieces, so lagyan po natin ng tubig. So ayan na po, nalagyan na po natin ng water ang ating banana peel. So iset aside po natin ito mga kaibigan for 5 days para po lalabas yung kanyang nutrients sa banana, okay? And then after 5 days, ito na po ang ating banana peel juice, okay? So ito na po yung juice natin. O diba, napakadali lamang pong gumawa ng banana peel tea or banana peel juice na kailangan ng ating halaman. In just 5 days, meron na po tayong organic fertilizer. Kailangan na po natin itong salain ngayon. So ilipat natin dito, kailangan natin strain. Para ma-separate po natin ang balat ng saging dito po sa ating banana peel juice or banana peel tea. Napaka-healthy po at napakarami po ng nutrients na nandito po sa ating banana peel juice. Kabilang na po dyan ang calcium, phosphorus, potassium at marami pang iba na nutrients na kailangan ng ating mga halaman. So ito na po ating banana peel juice or banana peel tea. So paano po ba mag-apply nito mga kaibigan ng solution na ito? This is 1:5. Ibig sabihin, isang ganito, isang takal nito, katumbas po ng 5 tubig na ganito rin. So, ito na siya. Ating i-mix. So, isang ganito, katumbas po yan ng 5, 2, 3, 5, 8. So ito na po, ready for apply na po natin ito sa ating mga halaman. Ididilig ko na po ito sa ating mga halaman mga kaibigan, okay? So samahan niyo po ako dito para magdilig. So napakarami po ng halaman ko dito. Paikot po ito sa aming bahay, no? Okay? So ayan po guys, isa lamang po ito sa mga fertilizer na aking ginagamit, organic fertilizer na aking po ginagamit dito sa aking mga halaman. So puro po ako plant propagation, pagtatanim po ang itinuturo ko sa inyo. So ngayon, dahil ang dami ko na pong halaman at ang dami ko na rin na ituro na kung paano po magtanim, magpropagate ng mga halaman. So high time na po na i-share ko na po sa inyo yung mga sikreto ko po sa pagpapalago, sa pagpapaganda ng aking mga halaman. At isa na po dyan ang banana peel juice or banana peel tea. So ito po yung aking mga San Francisco na isa po sa sikreto kung bakit napaka-blooming po ng kanyang mga dahon is itong mixture ng banana peel juice. Okay. So paano po ba mag-apply? Ayan. So buhos lang.
So meron pa po tayo doon sa kabilang area. Ayan. Ito pa yung iba kong halaman na San Francisco. Ayan. Tingnan nyo po yung dahon ng ating San Francisco, guys. Napaka, ano po niya, napaka blooming, napaka kinta po ang kanyang dahon. Hindi po nakapat na mga halaman ko. Ito po yung mini landscape ko dito. So, isa rin po sa nagpapaganda po dito sa aking mga halaman na to is yung pagdidilig nito. So, ganun lamang po kasimple yung pag-apply ng ating banana peel juice. Ayan, napaka-blooming po ng aking mga halaman dito, mga kaibigan. So, ito po yung isa sa sekreto ko po kung bakit malago po ang aking mga halaman. So, marami po ako mga organic fertilizer na in-apply. And then, iisa-isahin po natin yan. I-share ko rin po yan sa inyo. And then, in my next episode po ng video ito, correlated pa rin dito sa ating banana peel, gagawa tayo ng banana peel powder. So kung paano maggawa ng banana peel powder, yan na po ang ating tuturo at kung paano po ang pag-apply nito, okay? So guys, inyo na naman po napanood ang ating panibagong edition ng paggawa ng organic fertilizer para po sa ating mga halaman. Ito po ang ating banana peel juice. So ito po yung isa sa aking mga nilandscape dito sa harapan ng aming pamamahay. Now ay marami po kayong natutunan sa aking episode na ito at mai-apply po natin. So guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Bern Villarama, para po maging updated po kayo sa mga panibago pong mga videos na aking pong i-upload. Maraming salamat and God bless us all.